Ibig mo bang gumaling? Ito ang tanong ni Jesus. Well, wala naman sa atin dito na hindi ibig gumaling. Pagkakataon na gusto natin na tayo ay gumaling. Yung sinabi nga natin na gumaling, hindi lamang sa usapin ng pang-physical na katatayuan. Sabi niya, they want to be well. Nais mo bang gumaling? Nais mo bang maging maayos? Nais mo bang maging kalikod-lukod sa iyong pagkinos? Kaya nga, anong sabi ni Jesus? No? Ay, huwag ka nang magkasala pagkatapos sa pagalingin niya yung lalaki at baka kung ano pa ang mangyari. So, maliwanag ko sa atin na isa ko sa mga dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng sakit o anumang uri ng kapahamakan ay gawa ng kasalanan. Yan din yung binigyan natin ng pansin noong Linggo at ang mga nakalipas ng mga araw kay yung patuloy na panyaya ni Jesus, okay, huwag ka nang magkasala. Pero yung hangon ay pinamamanin ko sa atin ang mga mikapanan kasi dito sa usapin na ito, nakita natin yung muli, yung conflict sa pagpapagaling ni Jesus at ang araw ng pamamahinga. Alam naman natin na napakaigpit ng mga Udyo kapag pinag-usapan natin ang araw ng pamamahinga. At the back of their mind, hindi nila makita na ang Diyos ay magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Kasi siya ay gumawa sa loob ng 6 na araw at siya ay namahinga sa 7 araw. Pero huwag din natin kalimutan na kahit na yung araw ng pamamahinga ay para sa kabubuti ng tao. So, yung dalawang pamantayan natin, yung araw na ito ay para sa Diyos at para sa pahinga. Kasi hindi ka makikilos ng maayos kapag ikaw ay palaging pagod. Kailangan din natin ng grace. Kinakailangan din natin ng rest. Bahagi yun. Yung grace, kasama na kung tunusin yung grace sa pagkilos natin. Pero kinakailangan natin ng rest. Pahinga. Pero isa ho sa hangon na makita po natin na nawa ay maging bahagi ng ating pagkilos natin. Ang nais ng Diyos ay kaayusan. Yung gumaling. Well-being. I wish you well. Gusto ko gumaling ka. Gusto ko maging maayos ka. Kaya ano yung isang nais natin bigyan ng pangnilay-nilay, no? Eh di, kasi no, yung karamdaman, kahirapan, kasamaan, ay sabi na natin yan ay kawalan. Evil is an absence of goodness. No? Kawalan. Kaya, ano yung pagtuunan natin ng pansin? Yung kamiron natin. Huwag natin tingnan ang kawalan. At yung isang hamang ko pa rin nga ako rito ay alin. Huwag tayong mag-isip ng kawalan. Huwag tayong mag-isip ng masama. Bakit? Kasi hindi yan yung kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ay alin. Kabutihan. Kagalingan. Hindi kawalan. Eh, Father, pinag-iisipan ako ng masama. Ay, isa lang yung maliwanag. Ikaw ay nag-iisip na pinag-iisipan ka ng masama. Eh, kasi Father, ganito, hindi naman natin alam eh, ano?
Kung talagang yun baga yung kanilang iniisip, no? Hindi naman tayo si Superman na nalalaman natin yung kanilang iniisip, no? Kaya doon pa lamang, iwasan na natin, no? Kasi isa yung maliwanag yung kapag nag-iisip ka na, pinag-iisipan na ata ko ng masama. Isa yung maliwanag. Ikaw, hindi sila. Pwede kang tumama, pero isang porsyento lang yun, ano? 99%, pwede kang mali. Pero doon pa lamang, ay hindi dapat natin ini-entertain yung pag-iisip ng masama. Kasi yung mga taong nag-iisip ng masama, kung talagang nag-iisip sila ng masama sa atin, eh, makikita naman yun. Pero kapag ikaw ay nag-iisip na iniisipan ka ng masama, foul na kaagad yun. Mali na kaagad. Bahagi ko yun. Kaya kinakailangan, haalusin natin na tayo ay mag-isip na pinag-iisipan tayo ng masama. Doon pa lang. Kasi, bakit? Kawalan yun eh. Hindi yung kagalingan, hindi yung kaayusan. Kaya tayo nakilala, sasanayin natin yung ating sarili natin na mag-isip ng mabuti. At huwag natin hayaan natin pumasok sa ating isipan na mag-isip ng masama. Ni mag-isip na baka may masamang iniisip yung ibang tao. Even yung maliit na bahagi na baka pinag-iisipan tayo ng masama. Huwag natin hayaan pumasok yun kasi sa oras na pumasok yun, ay lalasuhin na tayo ngayon. Lalasuhin na tayo. Yun yung ibig sabihin ng pagkilala ng nais na kong may kapal natin, ibig ko gumaling ka. I wish you well. And wish you guys, everyone well. And we wish also that everyone would wish us well. Kinakailangan na yung ating pag-iisip ay nag-iisip ng mabuti. At tayo rin ay nag-iisip na yung mga tao ang iniisip sa atin ay mabuti. At tayo rin mismo ay dapat na mag-iisip na kung sakaling may iniisip man yung ibang tao tungkol sa atin, ay mabuti. Kung masama, hindi dapat natin ini-entertain. Bakit? Kawalan yun. Negativity yun, kung tawagin yun natin. Kaya yun ang ano, ibig mo bang kumalik? Huwag kang mag-iisip ng masama. Huwag kang mag-iisip na pinag-iisipan ka ng masama.